Sa video na ito, i-discuss ko ang rebar development length and standard hook. As I mentioned sa mga previous videos ko, nagagawa ako ng tutorial sa structural detailing, particularly sa rebars, ito na yun. Medyo mahaba ang topic na to, so I decided na gawin ito in series. Siguro aabutin ito ng mga 3 or more videos. Inuna ko muna ang topic na to kasi ito yung pinaka-basic. Prerequisite kasi ito sa next topic natin, which is yung splicing and rebar cutoff points. So dito sa video na to, malalaman mo kung ano ang purpose ng development length, saan mo makikita ang basis nito sa NSCP at ACI, at kung paano ito i-compute. And lastly, malalaman mo kung ano ang standard hook at kailan ito ginagamit. Ano ang details na kailangan mo i-consider, and bakit importante na sundin ang minimum bend diameters sa mga standard hooks, and so on. So without further ado, let's start! Ang rebar development length or rebar anchorage ay ang minimum embedment length na kailangan sa rebar para hindi ito mabunot kapag ito ay nagkarga na ng load or stress na nakadesign para dito. Ang band ng concrete at reinforcing steel ay nakadepende mostly sa adhesion at friction in between ng dalawang materials. Kaya sa reinforced concrete, mas preferred natin gamitin ang deformed bars kaysa sa plain bars kasi ito ay may higher band sa concrete dahil ito ay may ribs na nagpe-prevent ng slippage, and as a result ay may mas mataas na tensile capacity. Kaya importante na tama ang haba ng development length para hindi ito mag-slip or mabunot kapag ang structural member ay na-applyan na ng load. To demonstrate the point, let's say meron tayong cantilever beam with the top bar subjected to a tensile stress. Kapag insufficient ang development length ng top bars, ang tendency nito ay mabunot, which will cause para mag-fail ang cantilever beam. So, useless na tama ang design ng flexural reinforcement mo kung mag-fail naman sa development length. Same is true with other structural members. Ang minimum requirement sa development length ng deformed bars in both tension and compression bars ay makikita mo sa section 425.4 ng NSCP 2015 and section 25.4 sa ACI 318M-14. Unahin muna natin ang tension bars. Take note, ang ipapakita kong sections ay sa NSCP 2015. Para mas maging familiar tayo sa code natin. Anyway, kung napansin mo, dagdagan mo lang ng 4 sa unahan ang sections ng ACI 318M-14, yun na ang equivalent sections niya sa NSCP 2015. Kasi ang concrete ay nasa Chapter 4 ng NSCP and ang reinforcement details ay nasa Chapter 25 ng ACI 318M-14. For tension bars, ito ang makikita mo sa section 425.4.2. At ang sabi dito sa section 425.4.2.1, ang development length daw ay shall be greater of A, shall be calculated as per 425.4.2.2. Ito yung makikita mo sa table 425.4.2.2. Merong apat na equations dito, so balikan natin yan mamaya. Or as per 425.4.2.3, ito yung general equation ng development length. At ang sabi pa dito ay using applicable modification factors of section 425.4.2.4. Ito yun. At ituturo ka naman dito sa table 425.4.2.4. I-define natin mamaya ang mga parameters na to. Napansin mo ba na medyo nakakahilo? Kapag beginner ka, mahilo ka talaga sa una sa pagbabasa ng code. Pero masasanay ka din kapag palagi mo nang ginagawa. And B, 300mm. So, ito yung minimum development length required, which is 300mm. Ibig sabihin, kung less than 300mm ang makalculate mo na development length sa sections 425.4.2 or 425.4.2.3, ang gagamitin mo is 300mm.
balikan natin itong table 425.4.2.2. Dito ay may tatlong columns. Ang unang column ay ang mga conditions na kailangan mo ma-meet para gamitin ang formula. Ang second column naman ay para sa rebars na 20mm diameter and below. And ang third column ay para sa mga 25mm diameter and larger bars. I-define natin ang mga common variables and parameters. As you can see, sa apat na equations dito sa table, common sa kanila ang FC prime. Alam na natin ito, which is ang compressive strength ng concrete. May sinasabi ang section 425.4.1.4 regarding sa limit ng FC prime, which is ang square root daw ng FC prime shall not exceed 8.3 megapascal. That means ang limit ng compressive strength na gagamitin natin is around 69 megapascal, which is, as per my experience, hindi pa ako nagagamit ng ganito kalakas na mix. Sobrang brittle na siguro to. So kung ang ginagamit mo lang na strength is 21 and 28 megapascal, which is less than 69 megapascal, no need to check if the square root of FC prime is greater than 8.3 megapascal. Next is ang ating FY, which is ang yield strength ng rebars natin. Itong lambda and psi naman ay ang mga modification factors. Makikita mo ang mga ito dito sa table 425.4.2.4. Hindi naman tayo gumagamit ng lightweight concrete dito sa Pilipinas, so equal lang yan sa 1. Kung hindi ka naman gagamit ng epoxy coated rebars, which is nabanggit ko sa previous video ko kung saan ginagamit, then ito ay equal lang din sa 1. Ito naman yung factor kung top bar or bottom bar ang i-develop mo. Take note, itong 1.3 na factor ay para sa top bars. Pero may condition dito na more than 300mm of fresh concrete placed below the horizontal reinforcement. So example, kung less than 300mm ang depth ng beam mo, ibig sabihin kahit top bar pa yan, ay 1 lang ang gagamitin mo. As per definition, ito ang size factor. Wala na siya dito sa equations dito sa table dahil na-apply na siya dito. Magagamit natin ito mamaya sa general equation 425.4.4.3a. Gumawa ako ng simple Excel calculation sheet dito. Ilalagay ko ang download link sa baba para ma-download mo at magamit. Dito sa taas ang mga parameters na babaguhin natin. May footnote pala dito sa table 425.4.2.4 na ang product ng psi E and psi T shall not exceed 1.7. Kailan yan mangyayari? Mag-exceed lang ito ng 1.7 kung ang psi E ay equal to 1.5 and ang psi T ay equal to 1.3. In that case, ang gagamitin natin is 1.7. Naglagay na din ako ng checking dito. Itong first column ay kapag na-meet natin lahat ng conditions dito. Sa second column naman, kapag hindi natin na-meet ito. Ito yung sa other cases. Sample lang natin sa top bar. So, psi T equals to 1.3. Sa uncoated rebar naman is ang psi E is equal to 1. Start tayo sa mababang grade ng concrete and rebar. Assuming na-meet natin lahat ng conditions dito sa table. So, sa 20mm below ay 38 bar diameter ang lumalabas. And sa 25mm and larger bars ay 47 bar diameters. Pansinin mo kapag hindi natin na-meet yung mga conditions, ang laki ng difference. I-try naman natin baguhin yung grade ng bakal pero i-retain natin yung grade ng concrete. Halimbawa, 420 megapascal. Expected na natataas ang development length. Mas mataas ang tensile strength ng bakal, mas mataas ang development required. Subukan natin taasan itong grade ng concrete ng 28 megapascal. So, as expected, yan ay bababa kasi ibig sabihin yan ay tumaas din yung band ng concrete sa bakal. Tingnan naman natin ang general equation. Define natin itong mga additional parameters dito. Dito sa KTR or Transverse Reinforcement Index, ang S ay ang spacing ng rebars and ang N ay ang number of bars being developed along the plane of splitting. So medyo masyadong complicated, di ba? Pero kung i-apply natin ang simplification, which is ang KTR is permitted to be 0,
which is neglecting yung effect ng transverse reinforcement, balik tayo sa Excel. Ang equation na to ay ang general equation. Actually, dito rin na-derive ang mga equation sa table 425.4.2 using the simplification that KTR is equal to 0. Mahuli mo ang value ng confinement term na ginamit using this equation, which is around 1.527 sa 20mm and smaller bars and 1.545 sa 25mm and larger bars. Ang formula na to ay more specific. So, gumawa ako ng sample beam section dito. Of course, ang mga to ay naka-formula na. Let's say meron tayong beam na 400mm ang width and may apat na 25mm top bars at ang stirrups ay 12mm diameter. As per definition, ito ang result ng CB, which is ang least value between A and B. As you can see, ang least value ay B, which is 1/2 ng center to center spacing. Gusto ko makancel itong bar diameter, so in-express ko ito into bar diameters. Similar sa nauna nating calculation kanina, ito yung mga parameters. Ang nadagdag lang dito is itong size factor, which is 0.8 kapag 20mm below and 1 kapag 25mm and larger bars. So, naka-formula na yan. Halimbawa, gamitin natin yung CB value na nabanggit ko kanina, which is 1.527 and 1.545. Unahin natin ang 1.527. Pareho ang nakukuha natin sa 20mm diameter and smaller bars. So, gamitin naman natin yung 1.545. So, as you can see, pareho din. Kung gusto mo i-consider ang contribution ng transverse reinforcement, pwede naman, medyo matrabaho nga lang kung isa-isahin mo bawat members ng structural frame mo. Another thing to take note ay ang confinement term na to ay dapat hindi mag-exceed ng 2.5. May checking na din dito yan. Bago tayo mag-proceed sa development length ng compression bars, discuss muna natin ang standard hooks. Ano ba ang standard hooks at bakit kailangan natin maglagay nito? May mga instances na ang support ng beams ay insufficient para i-embed ang calculated development length kapag straight. Hindi ito problema sa mga continuous spans dahil pwede mo i-extend ang development sa adjacent span nito. Kailangan nating mag-provide ng standard hook sa mga support na nasa edge and sa end ng cantilever beams. Sa mga footings din, usually nagpo-provide tayo ng standard hook kapag maiksi ang actual length ng rebar mula sa critical section nito compared sa computed na development length. Ang minimum requirement sa detailing ng standard hooks ay makikita natin sa section 425.3. May dalawang table dito, which is ang una ay para sa mga main bars and ang pangalawa ay para sa mga stirrups and ties. Hindi ko na masyadong elaborate kasi mostly naman dito ay self-explanatory. May gusto lang ako i-emphasize about the minimum bend diameter. Dito kasi nagkakatalo lalo sa mga small projects na manual ang rebar bending. Kadalasan hindi ito nasusunod. Ano ba ang purpose ng minimum bend diameter? Ang purpose ng bend diameter ay para ma-avoid ang bending crack sa rebar. Ito ay critical and a must na sundin lalo sa mga high tensile rebars kasi ang mga rebars na to ay matigas at malutong. Ano ang possible na failure ng rebar na may crack bend? Kaya tayo gagamit ng hook kasi insufficient na yung width ng support para sa straight na embedment length. Mas maiksi kasi ang required development length ng standard hook kaysa sa straight development length. So, kung crack yung hook, may tendency itong maputol. So, wala nang silbi yung hook mo. Kapag naputol yung hook, magiging straight embedment na lang ito, which is maikli na. So, ang failure ay possible na mabunot o mag-slip ang rebar sa support. Magkakakita ka ngayon ng crack sa support na akala mo failure sa shear, yun pala failure sa embedment. Kaya kailangan strictly sundin natin ang minimum bend diameter kapag nagpa-fabricate tayo ng rebars. Marami naman paraan kahit sa manual fabrication.
per section 425.4.3.1, ang development length ng standard hook shall be greater of A, using itong formula, and B, 8 bar diameter, and C, 150 mm. So punta na tayo sa formula sa pag-compute as per A. Ito yun, nilagay ko na din dito sa Excel. Ang mga modification factors ay makikita mo dito sa table 425.4.3.2. I-apply lang natin ang mga conservative values to simplify. Mapansin mo, mas maiksi ang development required sa standard hook. Kung gusto mo pang mapaiksi yan, pwede mong gamitin itong mga lower factors. Siguraduhin mo lang na ma-meet mo ang mga conditions dito. Punta naman tayo sa development length ng compression bars. Ito ay nasa section 425.4.9.1. Ang development length daw ng deformed bars in compression shall be the greater of A, using the formulas A and B sa section 425.4.9.2, and B, 200 mm. Ang mga modification factors ay nandito sa section 425.4.9.3. Take note, hindi pwedeng gamitin ang standard hook to develop compression bars. So, applicable lang ang development length ng standard hook sa tension bars. As per the commentary, R25.4.1.2 ng ACI 318M-14, ang hooks ay ineffective sa compression. So, kaya mo na siguro i-calculate yan. So, I will leave it to you. Nilagay ko din naman yung calculation sheet sa Excel. So, kung gusto mong gamitin yung Excel file, download mo na lang sa link sa ibaba ng description box. So, that's it. And I hope na natuto ka sa video na to. Ang next topic natin is about splicing and rebar cutoff points. So, kung hindi pa kita subscriber and gusto mo ng topic na ganito, make sure to subscribe and pakipindot mo na din yung notification bell para ma-update ka kapag nag-upload ako ng bagong video. So, thank you for watching.